Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Lounge, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat mo pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rab, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, so FWs at PWDs. Mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Mga sangkay, maayos ang aking pagsasalita ngayon, no? Maraming mga nag-message sa akin, maraming mga nagsabi na nung mga nakaraang upload ko or vlog ko, sabi nila, sangkay, bakit ang arte-arte mo magsalita? Pasensya na kasi nung mga panahon na yon, pag ako nahihirap, maarte magsalita na, ano yon, may nakalagay akong retainer. Kasi nung naka-braces ako, nung ngipin ko, kailangan afternoon may retainer. Kasi may dalawang walang ngipin dito, magkabilaan. So ang ginawa, nilagyan yung retainer ko, may dalawang ngipin na nilagay para dun sa siwang, para malagyan, para ma-ano yung space, malagyan. Kasi, tendency kasi, yung ngipin ko dito sa baba, pagka hindi ko sinusuot yung retainer, parang, gano'n, ang tawag doon? Tumutumba, tutumba yung aking ngipin. So, matagal ko na yun na retainer, hindi ko sinusuot. So, napansin ko ngayon na yung ngipin ko dito sa baba, dahil nga may bakante dito, magkabilaan. So, tumutumba siya. So, kailangan kong isuot yung aking retainer. So, sa ngayon, hindi ko sinuot para ano, para hindi kayo maartihan sa aking pagsasalita. So, yun mga sangkay, no, pag-usapan natin ngayong araw na ito tungkol kay, ano, kay Kuya Will. Credit dito kay Kuya Bobby, no. Panoorin niyo po yung live ni Kuya Bobby. Kuya Bobby, nung kahapon yata yun. Nakita ko ito, pero wala akong video na kukunin, wala akong video clips na kukunin. Kuda-kuda lang tayo dito. Base doon sa aking panunood sa live na yun ni Kuya Bobby, pinapunta niya doon si ano, si Kuya Will at saka si Lawrence para tumulong sa kanya kasi magkakaroon sila ng feeding program. Meron yata sila mga 50 na mga bata na pakakainin doon sa Lingap Center ni Kuya Bobby. Hindi kasama si Cleo kasi nilalagnat daw, may sinat. So naiwan sa bahay nila si ano, si Ate Christy at saka si ano, si Cleo. Tama, si Cleo. Nalilito ako sa dalawang yun eh. Kay Cleo at saka kay Lawrence, no. So makikita natin dito yung bonding ng mag-ama. Sila yung naglagay ng mga juice, zest o doon sa anong tawag doon, galon, drum, sa drum na may yellow, sila yung naglagay doon. And then after nilang gumawa noon, nagkaroon ng pagkakataon si Kuya Bobby na kausapin si ano, si Kuya Willie, no. Maraming kasi since na live 'yon, maraming mga nagko-comment doon. So binabasa ni Kuya Bobby sa kay ano, sa kay Kuya Willie. So ito yung pagkakataon, nakachempo talaga si Kuya Bobby na makapagsalita habang wala doon si ano, si Ate Christy. So maraming nagsasabi doon na Kuya Will, kung magpapakasal ka sa iba, sagot ko yung baboy, sagot ko yung bigas, maraming nag-o-offer doon. Wag lang daw kay ano, kay Ate Christy. So sinabi yun ni ano, no, ni Kuya Bobby na mas maganda kung si Kuya Willie, kung magpapakasal man siya, kung hahanap man siya ng ano, ng makaka-partner niya, yung ka-age niya na, hindi yung kagaya noon na sobrang layo ng agwat nila ni ano, ni Ate Christy. Tumatawa naman dito si ano, nag-agree naman dito si ano, si Kuya Will. And nasabi dito ni Kuya Will na wala naman daw siyang balak na ano, na
na magpakasal dito sa Kayati Christi. So mas maganda yung ganito, no? Merong time na nakakausap ni Kuya Bobby si Kuya Willie, no? Para napapaliwanagan niya yung sila lang na hindi naririnig ni ano ni Ate Christy. Maganda ito kasi maaari siguro si Kuya Willie ay ang napansin ko dito sa kanya, no? Nangulila siguro si Kuya Will ng kapartner. Kasi matatandaan natin doon sa interview ni ano ni ng BNN ni Kuya Willie, no? Na more than 1 year pa lang pala ito na nawawala. Nawawala yung asa na namatay yung asawa ni Kuya Will, no? Maaari siguro dahil nangulila ng kasama si Kuya Will, no? Sanay siya na meron siyang partner, kaya grinab niya na lang kung sino yung dumating sa buhay niya. Neke si Hodang matanda. Wala siyang pakialam, talindi niya naman nakikita, no? Kaya maaari siguro pinatulan niya ito si ano, si Ate Christy. So, ang ating ano dito sana, makahanap ng partner na mas yung babagay dito sa kay Kuya Will. Na yung hindi yung meron pang sariling interes lamang, no? Na yung package ang tatanggapin niya. Mahal niya si Kuya Will. Mahal niya kung anong klaseng pagkatao si Kuya Will. Mahal niya yung mga bata. Alam niya, tanggap niya na merong dalawang bata si Kuya Will, no? So, yun yung dapat na maging ano package na magiging kasama ni Kuya Will sa buhay, no? Kasi sabi ni Kuya Will mabait daw at masipag daw yung kanyang asawa dati, yung nanay nitong mga batang ito. So gaya ng sabi ko, maaari siguro dahil nangulila ito si Kuya Will, sanay siya na lagi siyang mayroong kasama, mayroong partner sa buhay. Kaya nagkataon naman ito si ano si Ate Christy dumating. Sinamantala yung pagkakataon na ito, baka nga di natin alam, baka si Ate Christy pa ang nanligaw dito kay Kuya Will, no? Sinamantala niya itong pagkakataon na ito. Yun yung ano, yun yung maganda na lapat laging kinakausap ni Kuya Bobby ito si Kuya Willie, no? Isa pa na magandang news dito, si Kuya Willie ay doon na magtatrabaho sa farm ni Kuya Bobby 3 times a week para hindi na siya umaakyat sa bundok at sosweldohan siya. Maganda ito kasi namomonitor na lagi ni Kuya Bobby si Kuya Willie, no? At na lagi niya nakikita nandoon sa Lingap Center, nandoon sa farm si Kuya Bobby para ano hindi ba lagi na lang siya nasa bundok umaakyat. Kaya yung mga bata minsan hindi nakakapasok sa school kasi sinasama niya sa bundok para yun yung aalalay sa kanya. At least dito andiyan si Kuya Bobby na aalalay sa kanya, no? So meron siyang project na gagawin dito sa kay Kuya Bobby sa farm ni Kuya. Congratulations ano Kuya Bobby, no? Lumalawak na talaga yung ano mo. Dati Lingap Center lang, ngayon meron ka ng farm, meron ka ng mga pato ba yon? Pato, yun yung mga pato. Tapos meron ka ng magkakaroon ka ng mga manok. Ito na naman, magkakaroon ka na naman ng babuyan. Congratulations, magkakaroon ng fish pond. Wow, bonggang, bonggang, bongga na talaga ito si Kuya Bobby. Hindi na ma-reach natin. God bless you more, Kuya Bobby. Sana lumawak pa ng lumawak ang iyong farm para marami ka pang taong matulungan, no? Nakakatuwa kasi ito si Kuya Bobby, isa sa mga charity vlogger ng Kalingap na naging successful, no? Siya talagang kauna-unahan na charity vlogger ng Kalingap na umangat talaga, nagkaroon ng Lingap Center. Salamat sa mga sponsors ni Kuya Bobby, no, na tumutulong sa kanya para matupad yung pangarap. Lahat, pinapangarap yan ng kahit sinong vlogger na magkaroon ng Lingap Center, no? Hayun lang, no, yung aking reaction tungkol dito na nagkaroon ng pagkakataon si Kuya Bobby na makausap one-on-one si Kuya Willie. Dapat dito Kuya Bobby, wag kang ano tawag dito magsasawa na paliwanagan si Kuya Willie para hindi siya mahulog ng husto dito sa ano sa kay Ate Christy. Kasi batid natin na talagang hindi maganda
na partner si Ate Christy, na ano na yan, na lalaman na ng karamihan dahil dito sa pagsasalita ng Vienna ni Kuya Willie na kahit siya mismo hindi siya pinapapasok sa loob ng bahay nito ni Ate Christy. Ano pa kaya ang ginagawa niya dito sa mga bata dito kung sila-sila lamang? So maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay, no? So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo, sa dako ng mundo bang kayo naroon? Paalam na mga sangkay, paalam!